Good afternoon guys, so ngayon is December 7. Mamaya pala is bibiyahe tayo madaling araw, December 8 na yun, kasi madaling araw from dito sa Manila to Kumadkad, Castillas, Orosogon. Kaya yun ang magiging biyahe natin. Samahan nyo naman ako kasi medyo malayo-layo yun. At mamaya di ko gaanong makukuha ng video kasi madilim. So bali mag-start siguro, kuna ko ng video to sa may bandang Quezon na kami. So, update kayo lahat sa aking magiging biyahe. Kaya, yan, sama-sama na naman tayo sa ating magiging biyahe mamaya. Tara na mag-travel kahit saan mo man gusto. Jomarian TV. So, guys, ngayon, palis na tayo. Pagpunta tayo ng Bicol sa Kumadkad, Castillas, Orosogon. So, bali, sasabihin ko lang yung kasama ko sa biyahe, yung aking rider dito sa Valenzuela. Time check natin is 12:17. So ayan, paalis na tayo. At kadugtong nito sa bandang Quezon na dahil madilim pa ngayon. So, kukunan ko pa rin yung dito, yung iba kaya lang hindi siguro maganda kasi gabi. Okay, so ayan, pabiyahe na tayo mga guys papuntang Bicol. Madilim pa talaga, hindi pa gaano makita. Ayan, so dito tayo guys sa Gumaka. Kape muna kasi malayo-layo pa. Dito yung favorite stopover natin, gilid ng dagat. Kaya lang di makita yung dagat kasi madilim pa. Ano? Doon yung dagat sa likod natin. Kikita lang natin yung kalsada. Ayan, yung galing Manila. Tapos tayo. Maga doon, yun ang pupuntang Bicol. Okay, pupusin natin tong vitamins. Biyahin na ulit. Yes, nandito na tayo sa kapasok ng Tagkawayan, Quezon. Malapit na tayo makapasok ng Del Gallego. Bale, update ko kayo doon sa checkpoint kung may pit ba. Ayan, malapit na tayong dumaan doon. Kaya
Yun guys, update ko lang kayo sa biyahe kung nasa na tayo ngayon. Nandito tayo sa bago makarating ng Naga. Yung maraming nagtitinda ng pinya dito. Doon yung Naga, siguro mga 3 minutes na lang nasa sentro ng Naga na tayo. At malayo-layo pa yung ating lalakbayin kasi diretso tayo ng Kumadgad. Bye. Ayan, update ko kayo kung maigpit pa ba yung checkpoint dyan. Kasi dati nung last na dumaan ako, bigla kasi kami dahil biglang humigpit sila dati noon na medyo maluwag naman. Ngayon, malalaman natin, pagdaan natin kung ano ba talaga. Guys, nakadaan tayo ng Pulangge, hindi naman tayo sinita o kung ano man. Pero wala naman problema kasi complete requirements tayo. Kaya nga ang tips ko sa mga dadaan dyan, magagaling Maynila, kailangan pa rin na complete requirements kayo. Medical, barangay clearance, at saka travel authority. Para walang problema in case na magsitaman sila. Medyo malawag ngayon compare nung dumaan tayo nung nakaraan na pagdating dyan, in-escortan uli pabuntang barangay tula-tula. Pero ngayon, okay, di naman sila nagigpit or kung ano man. At ngayon, continue yung ating travel kasi didiretso pa tayo ng Sorsogon. Kaya siguro mga 1.5 hours pa bago tayo makarating doon. Ayan, so tuloy yung ating travel papunta ron. First time natin makakadaan dito sa may bagong airport. Diyan tayo dadaan. Kaya ayan, malapit na tayo doon. At malapit-lapit na rin tayo sa Sorsogon. So yun guys, dito tayo didiretso ng tawag dito, Daraga. Bali doon sa unahan, kakanan na tayo going Sorsogon, yung bagong daan. Ay, ganda ng daan dito.
para sa Quezon din, oh. Parang little bitok ang manok to. Pero maganda kalsada dito compare doon. Doon, lubak-lubak. Para kaming nasa Quezon province. Kahit na kurba-kurba pero maganda kalsada niya. Ganda ng pagkakagawa. Pulido. Sana all ganito kalsada. Hindi katulad ng banda Queso na wala, sira-sira. Malapit na tayo sa Potiao, boundary ng Albay at Sorsogon. Maraming tiyaga na lang, marating na natin. Ito sabing checkpoint. Ano sir? Mila sir? Ay, asa yung mapilte? Ayun. Kasama mo sir, saan galing? Doon din sir. Hindi ako sir, babalik lang po ako, yatid ko lang po sila. Nigdi na lang sir. Guys, yung location pala natin is nakapasok tayo ng Potiao, Pilar Sorsogon, yung nabasa ko dito. Ito yung pinaka-border nila. Kaya lang, talaga hindi tayo pwedeng tumuloy doon. Kaya hanggang dito na lang tayo. Guys, natuloy pa rin kami makapasok dito sa ano, bayan ng Castilla. Kumadkad. Kaso nga lang, dadaan din sa proseso yung profiling yung pasahero ko. Kaya ayan, naka-convoy tayo sa kanilang pulis. So ayun guys, sunod pa rin tayo sa convoy nila. Hindi ko alam kung saan yung RHCO nila. Doon daw muna. Medyo malayo-layo din pala. Galing ng pinaka-main ng highway ng Castilla. Castilla yun, yung ano no? Kumadkad. Oyo, kanto lang Kumadkad at Castilla. Ah, dito na siguro. Matuminto na. Sabay na lang sa kuya si ma'am kay Eric Goldman lang. Bababa na po siya? Oo, baba muna lang din siya. Sige po. Diba lang po naan? Ipat muna lang. Ah, sige po siya. Sige po. Guys, nandito na tayo sa Castilla Sorsogon kung saan binababag aking pasahero dito. Yan yung papuntang Matnog. So tayo, pabalik na tayo doon kasi pabalik na tayo ng Albay. Doon tayo mag-i-stay muna bago pabalik ng Manila. At yun ang naging biyahe natin guys from Manila, Valenzuela hanggang dito sa Kumadkad, Castilla, Sorsogon. Thank you Lord at nakarating tayo ng maayos. Walang naging abiriya sa biyahe. At sa checkpoint naman, update ko kayo, mayroon pa rin sa Del Gallego. Pero pag complete documents ka naman, walang problema kasi i-check lang nila yon, padadaanin ka rin nila. At sa Pulangge, yun, di rin gaanong maigpit. Kaya lang, iba pa rin yung bibiyahe ka na wala kang problema. Kasi baka mamaya biglang magigpit sila, di, yun, dapat talaga, ano,
sure na may ano ka, complete documents para makapasok ka kung saan man dito sa Albay, Sorsogon, or kung saan mang destination mo na probinsya, kailangan para natin na complete documents. So maraming salamat ulit sa pagsama niyo sa aking video at biyahe. Maraming salamat, thank you Lord, at God bless sa inyong lahat.